What's up mga ka-O-Sports? Dalawang topic ang pag-uusapan natin ngayon. Ang una ay ang muntik ng pagpasok ng Ginebra sa PBA Finals. Ano nga ba ang nangyari kaya nanalo ang Meralco Bolts? At ano ang nangyari sa pag-imbestiga ng PBA sa issue na ref lutong-luto? Sino ang napatawan dito? Pero kung bago lamang kayo dito sa channel na Tumaka O Sports, mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong ma-notify pag may bago akong upload na video. Simulan natin sa first half mga ka-O Sports sa laban ng Barangay Ginebra at Meralco Bolts. Sobrang alat niya ng pinapakita dito ng Ginebra. In fact, sa buong first half nga, ay karamihan si Scotty Thompson at Pringle nga lang ang gumagawa. Nakascore nga ng 21 points silang dalawa pag pinagsama. At the rest of the team ay nakakuha nga lang ng 10 points. Diyan pa lang makikita mong hindi nga maganda ang pinapakita ng Ginebra pagdating sa opensa. Tapos samahan pa nga ng madaming turnovers at hindi nga magandang depensa ang ginagawa nila sa Meralco Bolts. Kaya nga galit na naman si Coach Tim Cone. At ang assistant na si Coach Richard Del Rosario na nga ulit ang nakatayo para magmando sa koponan. Napansin ko nga mga ka-O Sports, every time na hindi maganda ang pinapakita ng Ginebra, ay umuupo na nga si Coach Tim at si Richard Del Rosario na nga ang kanyang hinahayaan. At sa buong third or fourth quarter nga, parang si Coach Richard na nga talaga ang nagmamando sa kanila. Kilala na kasi ni Coach Richard si Tim Cone. Alam niya pag na-frustrate na siya sa kanyang koponan at hindi nga nasusunod ang kanyang gustong mangyari. Sa malamang, ang gustong mangyari ni Tim Cone ay ang magandang ball movement at magandang depensa. Yan lagi ang gustong mangyari ni Tim Cone. Napansin niya kasi, nagkakanya-kanya na naman kasi ang kanyang mga players na nagiging dahilan niya sa pagkatambak na nga ng double digits nung first half. Para naman sa Meralco Bolts, first half pa lamang ay maganda na ang pinapakita ni Cliff Hodge. Nakakuha nga agad siya ng 12 points. Isa nga siya sa mga dahilan kung papaano sila nakalamang na malaking puntos laban sa Ginebra. Nag-a-average nga si Hodge sa PBA bubble ng 9.5 points per game. Malaking tulong nga agad ito para sa Meralco mga ka-O Sports dahil nalagpasan niya nga agad ang kanyang average. At ibig sabihin nga din ito ay maganda ang kanyang nilalaro sa game na yon. Sobrang alat nga ng opensa ng Ginebra nung first half pa lamang. Halos lahat nga ng kanilang itira ay hindi nga pumapasok. Yung tipong pasok na dapat ay niluluwa pa ng ring. Tapos samahan mo pa nga ng puro turnovers. Sobrang bihira nga lang mangyari na dalawang scorer na inaasahan na tumulong kay Pringle na sina Japet Aguilar at L.A. Tenorio ay nakakuha nga ng 0 points nung first half. Kaya nga hindi maiwasan ng koponan na ma-frustrate sa nangyayari. Pero pagdating naman ng third quarter mga ka-O Sports, nagpaulan nga ng 3 ang Barangay Ginebra. Nakakuha sila ng 3 sunod na 3-point shot. Dalawa dito ay kay L.A. Tenorio at bumaba na nga agad sa single digit ang kalamangan ng Meralco. Tingin ko nga ay naging effective ang halftime break kay Coach Tim Cone at sa Barangay Ginebra. Nakahabol nga sila at nakadikit sa laro ng laban sa Meralco. Dahan-dahan na nga nakabangon ulit ang Ginebra at napakita nila sa third quarter ang gusto mangyari ni Tim Cone. Yun ay ang magtiwala sa kanilang mga teammates at syempre magandang ball movement. Nakagawa nga sila ng 22-6 run para malamangan ulit ang Meralco. Natapos ang third quarter na nakakuha nga sila ng kalamangan na 4 points. Fast forward naman tayo sa fourth quarter mga ka-O Sports. Nakagawa nga ng alley-oop dunk si Japet Aguilar galing kay Jared Dillinger. At yung last 6 points nga ng Ginebra ay nanggaling nga kay Japet. Ayun nga ang naging dahilan
para ganahan ng Ginebra. Siyempre, nakalamang na ulit sila eh, tapos crucial place pa yon. Pero binigo nga sila ni Reynel Hugnatan sa pamamagitan na dagger long 2 points na ginawa niya nga sa mga huling segundo ng laro. Pagkatapos nga nun, sinundan nga ng magandang depensa ni Raymond Almasan sa pag-block kay Stanley Pringle. Sobrang ganda nga nung block na yun ni Raymond, mga ka-O-Sports. Clean block talaga. Kaya dahil doon, magkakaroon nga ng do or die game na gaganapin nga sa Friday. Tingin ko, ang naging kulang nga sa game na yun, mga ka-O-Sports, ay yung six man ng Ginebra. Ayon ay ang mga fans. Iba pa rin kasi pag may naririnig silang mga crowd. Yung tipong naghihiyawan yung mga fans nila ng Ginebra. Siyempre, mas kinakabahan nga yung mga kalaban nila. Kaysa sa ngayon, halos hindi nga nagsisigawan yung kahit yung mga bench players. Siguro iba pa rin talaga pagka meron ng fans. Kaya tignan natin kung ano ang magiging adjustment ng Barangay Ginebra para sa do or die game. Mapunta naman tayo sa issue na ref luto na naging usap-usapan nga ng mga nakaraang araw. Madaming ang kumakalat na sinasabing si Ray Hugnatan nga daw ang nagsabi ng ref luto pagkatapos niyang maaktuhan na umaangal si Ray Hugnatan sa kamera. Kaya siya ang napagbintangan. Pero kung papakinggan nga ninyo ng maigi, parang konyo-konyo. Or may pagkas lang nga yung nagsasalita ng tao na yun. Kaya nag-deny nga si Hugnatan na hindi nga daw siya yung nagsalita nun. Dahil doon, si team manager ng Meralco Bolts na si Paulo Trillo na nga lang ang kinausap ni Commissioner Willie Marshall sa nangyari na yun. Binalaan na nga lang ang buong Meralco Bolts sa nangyari. Dahil wala nga daw kasing matinding pruweba kung sino daw talaga yung tao na nagsabi na yon. Laking kasiraan kasi ito sa liga ng PBA, mga ka-O-Sports, kasi ginawa na nga lahat ng PBA board para lamang makabalik sila at makapaglaro. Tapos ayun pa nga ang maririnig nila. Siyempre, lahat ng bumubuo ng liga ang mapapahiya dito. Paano? Hanggang dito na lang muna, mga ka-O-Sports. Maraming salamat sa panonood sa video na to. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba, mga ka-O-Sports. Peace out!